Okay, ito yung marine transportation o diesel nila. Oh, yon. Pero ngayon, ang nagli-leak na andito na sa walong tanker, dito sa walong nasa unahan niya. So, sunod na picture. Sunod na slide. Ito, yan ngayon. Makikita natin yung iba't ibang picture ng mga nagli-leak. Ang Commodore, yung kulay red, ito ay yung valves. Ano ito? Yung fuel valves. So, yan, yung kulay red na yan. Iba-ibang color. Kita nyo, on the right, on the left, meron din sa unahan, meron sa likod. Yan. Yan, yung mga damage structure, yung red na markings yan, damage yan. Yung red na yan, damaged yan. So, makikita nyo ngayon yung picture together with the description. We'll repeat. The red ones are the damaged structures. The orange ones are the ones with previous, ano, previous oil o yung mancha. At yun namang dark ones na bilog, yung black hole, ay yung currently ay lumalabas ang oil. So again, 23 areas ang merong oil leaks. Next slide. Yan pa rin yun. Makikita nyo, mas detalye sa unahan naman itong bahagi ng sasakyan. Mapapansin nyo, yung nakatil na, yung green, yung mga green portions, o yung mga, anong tawag mo doon? Sige. Sa hot chest. Yan. Hot chest. Naka-kwan na siya, o nakatilt siya, o. Dahil yan doon sa pressure, sa water pressure pababa, na kinaya niya. Kaya sabi ko, paano pag tao ang bababa? So, madadamage yung tao? Kasi kung yung bakal nga, kaya niyang i-bend much more kung tao. Kaya sabi nila, hindi kaya na sisirin ng tao. Ang depth niya, to be exact, is between 390 to 395 meters. Next picture. Yan, ways forward. Bago yan ining, balik mo muna. Tanggalin mo natin bago yan. The first question that I requested to be answered. Balik mo muna sa isa. Bago yan. Yan. And I think you will need this one before pumunta tayo sa ways forward. Ang unang tanong ko kanina, nandyan na yung barko, kita natin at may laman. Pwede bang i-salvage iso sa pamamagitan ng pagpapalutang? No, palulutangin yung barko para sa tabi na ng dagat o sa ibabaw na ng dagat, kunin ang oil. Yun ang tanong. Ang sagot nila, hindi pwede or hindi dapat, sapagkat pag angat ng barko, because of the pressure, the vessel might ang tawag nito? Yeah, it's a disaster. It might break. Pwede siyang mabiyak. So kung mabibiyak siya at may laman ang walong tangke, it will be a disaster to all. So that option is out of the picture. So hindi na natin uulit-ulitin yun dahil tinanong ko na siya. Ngayon, anong tunod? Ano ngayon ang gagawin natin in the future? That I will leave. Kayo na, kaya sinong gusto sumagot sa inyong dalawa? Kayo muna mag-discuss sa Vice Admiral before we expound. Sir, I can use this mic Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Very closely working with the good governor and other government agencies. We had a meeting last night and we tried to come up with a list of ways forward or next steps. This was out of last night's meetings. Number one is to, of course, the shoreline side, continue with the joint shoreline surveys together with the relevant government agencies and stakeholders to agree endpoints and immediately progress to phase 2 shoreline cleanup tactics. Ang pagkakapaliwanag po kasi, ang pag-manual scooping is the immediate and the first phase.
Then thereafter, after an assessment, we can see already the subsequent methods that can be used to further hasten up and speed up the cleaning up. Number two is to extend working hours in a day to scale up and expedite shoreline cleanup activities for the manual recovery of oily waste. Number three, analyze the ROV survey results, which will happen supposedly today, but this has happened already. And with our friends, our partners from other nations, to look into the appropriate methods already and to look for the and to continue. Actually, sir, pinaliwanag po namin kay Governor Dolor that days ago, we have already been, despite knowing that Shinichi Maru will be coming, there are efforts not only of different agencies but also our partners to look for the other sources of ROVs. And then our similar to our friends, well, in particular, the U.S. counterparts have arrived yesterday. And they have made their own assessment already, and they are closely collaborating with the Unified Incident Command Post. And then lastly is to the aggressive at sea containment and recovery operations to reduce shoreline impacts while weather permits. And lastly, to conduct social engineering with affected communities for awareness on the ground and at sea operations to lessen their anxieties, which are unnecessary. And this is the emphasis no less than by the good governor. Thank you very much. Yeah. Of course. Okay. Part of what Vice Admiral Punsalan had mentioned, yung technology ng kailangan natin or equipment ng kailangan natin. And that's the last portion of our presentation. Please, last slide. According to the expert, when we ask, ngayon, now that we know, nakita na natin yung picture, ano ngayon ang mangyayari? Anong gagawin? Ito na. They are suggesting for consideration of PNI, remember, Waves Group is the consultant hired by PNI to assess and recommend for the appreciation and action of PNI. And this has been forwarded to PNI for their action. Number one, yung sinasabi nilang the easiest way to buy time is bagging. Kanina tinatanong ko ano yung bagging. Yung bagging daw is may leak, 23 leaking areas. So, nung nagli-leak, ang pinakamabilis, may specialized kind of bag. No? Ibang klaseng material ito na customized only for this purpose. The bag using the ROV will be put pababa. Na habang bumababa, ang tanong ko, paano yung tubig? Mawawala daw yung tubig, lalabas yung tubig. Yung supot o bag ipapasok sa loob ng nagli-leak na portion, at using the ROV, hihilahin yung tali para magsara. So, pagsarado na siya, so yung oil, pag lumalabas, nakukontain ng bag. Tapos, saka sa kukunin, papaltan ulit. Habang nagpuro-proceed with number 2 and number 3. Ano yung number 2? Patching leaks. Ito na. Patching leaks. So, ito daw yung leak. May leak, lumalabas. Isang way is, yung mga portions na yan, kukuveran niya ng another metal, ihihinang, i-acetylin sa ilalim para wag lumabas yung leak, which will entail longer and harder work. Yun ang pangalawa. At ang pangatlo, yun na, yung hot tapping and pumping. Yung hot tapping, Commodore Tubilla, pwede bang mas explain mo? Kasi yung pumping, mas kabisado ko yun. Pero yung hot tapping, bagaman ni-explain nila kanina, masyadong technical, do you have an idea? Ito'y kinuha natin out of their explanation. Yung first two, very clear sa akin ang gagawin. Yung last two, yung hot tapping, ano ba ang process? Commodore. Thank you, Governor, sir. First of all, ang ROV, according to the technical experts, different situation or scenarios na ma-encounter niyan needs a different type of ROV and attachments. So it's a robot. So it has mechanical arms and some parts that needs to be attached in order to
operate to a certain scenario. So yung sa hot topping, in my understanding that what they said is yung mga, these are consultants ng ano, going to put a special plug, no? They will plug this item or equipment there. And for better references, is the pressure topping is the method of making a connection to existing piping or pressure vessel without interrupting or emptying of that section of pipe of vessel. This means that a pipe or tank can continue to be in operation while maintenance or modification are being done to it. So, ang purpose kasi, this is to immediately restrain yung effect nung laman nun. So, they will employ a different hardware. Ididikit nila doon. If you could just imagine, ito yung barko, may ipa-plug sila dyan na, no? Then, you will try to extract, no? Extract the oil from that area. But they said that they're going to use a heating method, no? Inside the tank para medyo lumabnaw siya at ma-extract nila yung langis. Kasi considering nga yung produkto ay medyo thick. So, can I continue, sir? So, yun yung method. Medyo it's really a technical one and it entails a lot of technical information that we have yet, of course, to thoroughly receive. There should be a plan for it. Hindi basta-basta i-inject yung there are steps, kumbaga. So, phase one, yung nasabi ni Governor kanina, for the time being, ito muna yung gagawin. Yung patching, bagging, no? Yan yung mga steps while waiting or mobilizing for the best solution for it. So, ganun po yung sitwasyon. Thank you. In addition, ang question is, paalis na daw ang ROV? That's a question. During our discussion kanina, we asked Harbor Star and PNI to keep the ROV within the premises of Mindoro. Hindi aalis ang ROV. Technically, tapos na ang unang kontrata kay Sinitsimaru. Tapos na siya. Nakuha na nila yung survey sa ilalim. Na-provide na nila yung picture, na-provide na nila yung video, na-provide na nila ano ang itsura niya. Ang kailangan na ngayon is how to solve the problem. Ang first, dun sa bagging, may available naman ngayon. Yun ang maganda doon. Bagaman, hindi alam kung ilan, may available, meron sa Singapore at meron sa United Kingdom. The only concern is how many are available. Considering na 23 yan at mayat maya, pag nalagay mo, pag puno na yan, tatanggalin, kailangan ngayon may enough supply. So as we speak ngayon, they're already in contact with the companies in Singapore, how many are available. Kaya namin pinilit na hindi mapaalis ang ROV dito. Sabi namin kanina during the meeting, nandyan na yung ROV. Pag pinaalis natin, tapos kakailanganin na naman ng ROV, edi, kung na naman ito, dagdag oras na naman ang pagpasok sa Pilipinas nito. E nandyan na. Samantalang yung bag, pwede namang i-fly sa aeroplano. Kalawa, may additional equipment na gagamitin. Pwede din siyang isakay sa aeroplano. So, nandyan na yung platform. And Sinitsimaru is capable naman. Platform lang naman yun eh. Ang pinag-uusapan lang naman, yung i-attach. Ang gagawin daw, upon arrival of the bags, upon arrival of the other equipment, ite-test ngayon yung pagmamatch. Remember, Sinitsimaru is one company and the supplier of the bag is another company using different technologies. So, imamatch ngayon yung ROV that is presently nasa Mindoro doon sa dadating na equipment, pag nag-match, diretso. So that's the first. Bakit ito yung pinapauna nila? Kasi nga, mas madali buying time para yung mas magmatagalan na i-in-place. Ang tanong, how sure are we? These are all parts of their discussion ngayon. We cannot answer for them because these are very technical matters. Ang mahalaga, we have the commitment na tonight, they're going to make a meeting, come up with the decision and inform us. That's the most important for now. Nakita na natin yung nagli-leak.
By the way, pakibalik ng picture. Pakibalik doon sa walong, doon sa second slide. Walong compartments. Yan. Para po nyo mas maintindihan, mas ma-appreciate, boss, paano ito ginagamit? Sir, sa ilalim po. Wala sa amin ito. Eh. Dito, sir, sa ilalim. Yan. Okay, not working. Ito. Diba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito ang heavily damaged, tama? Ito ang heavily damaged. Pero, andito ang malakas ang leak. Number 8 at number 7 tanks. Number 7 at number 8 na tanks. Dito, ang tawag namin ay bulwak-bulwak, yung patsi-patsi, para intermittent. Use the right description that you use para pag kinote nila tama. Yon. Dito po, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalabas ang konti, titigil. Tapos mamaya, lalabas ulit, titigil na. Pero dito po, sa dalawang ito, medyo dire-diretso. Pero ito pong number 8, medyo mas malakas ang labas niya. Dire-diretso na, medyo malakas ng konti. So, ang ibig sabihin, we can assume na dito, malaki ang sira nung balo nilang lalabasan. At the same time, dito maraming laman. Ngayon dito, tinanong ko kanina, gaano pa kalaman ang gaano pa karami ang laman sa loob? Sagot nila sa atin, we cannot determine the contents. What we can say is that dito doon sa marine diesel oil fuel nila, most likely wala nang laman kasi wala nang lumalabas. Yon. By the way, may mga cracks din na-identify dito, no? Sa number 3, 4, 5, 6. May crack dito na kaganyan. At yung cracks na yon, kaya siguro bumilis ang yung unang bulwak ng oil nung una, doon nang galing. Remember, nung baba niya, medyo may pressure ng malakas. Kaya yung ano tawag na sa Tagalog, sigalpot. Yung bulwak ng oil ay mabilis. Ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos, and this is very big help, miracle na rin sa atin itong matatawang, nung lumubog ang barko ay upright ang posisyon. Kasi kung ito, normally pag lumulubog ang barko, nakatagilid or nakalubog, nakataob, pero ito nakaharap. Ang tanging lumubog ng konti itong likod na portion around 1 meter na nakasadsad sa ilalim. Pero ito po kabuuan, nakatayo talaga, konting tilt pero hindi siya ganun ka-noticeable, hindi ganun kalaki, ang ganun ka-evident yung pagkakagilid niya. I also ask, anong laman sa ilalim? Dito, anong present? Walang corals. Ang nasa sa ilalim lang ay puro buhangin. May ilang presence of fish, may starfish, at ang marami daw po ay shrimp na nagkakagulo sa camera ng ROV nung bumaba. Pero walang presence of coral. All sand ang nasa ilalim. Sandy, very sandy. Malambot yung ilalim. Yeah, we're looking forward. We are expecting tonight and until tomorrow morning for updates from PNI. What we ask PNI is this. Now that there are suggestions on how to do it, we are asking them to give us the fastest way possible para makarating sa atin initially yung yung bags at saka yung equipment na kailangan. So for now, yun lang muna. Unless our friends from US Coast Guard can share something. Now that you have seen the findings, you might want to share anything, your impression, your suggestions, or something that the U.S. government, the U.S. Coast Guard, the U.S. Navy will be willing to share to the Philippines. Commander Chrissy. Thank you very much. First, I wanted to say thank you to our friends and colleagues at the Philippine Coast Guard. From what we have observed in our short time here, it's been a phenomenal job of coordination and action taking. We are proud to be here to represent the United States, and in terms of providing support and assistance, we're planning to
We are here to try our best to provide any support and assistance from our years of experience doing oil spill response. And we are in coordination with U.S. Navy Supervisor of Salvage, who is currently readying their equipment and technical experts on the salvage portion. So that's what I have. Expert ko lang, something that you may wish to consider. What's your immediate assessment of how the local government and certain other agencies under assessment of how the procedures so from D1 was undertaken so far? Yes. Any comment for thank you? Yes, sir. Our initial assessment is that the Philippine Coast Guard has organized and has done an amazing job, very similar to how we would do it in the United States. Almost very similar to walking into any command post that we would be going in. So that was very impressive to us, and has done many actions to incorporate the citizens and show much ingenuity. Yes, local government the cooperation between all seems very well, seems to be working very well. And it seems that everybody is striving to protect the environment and the people's safety. And we have been encouraged by many of the actions we have seen taken. Thank you very much. That's very relieving and inspiring. The fact that the U.S. Navy, through you, is considering to bring to the Philippines equipment and technology and services. Thank you very much for that, ma'am. Before we end, let's show some videos for the appreciation of everyone. These are the videos taken. We have two videos, so please play the first video. Pigan? Please play para po mas makita natin yung ma-appreciate yung pagtagas ng oil para makita niyo. Yan, this is it. Yan, this is the sample yung mabagal na pagtagas yan oh. And this is a good example of the power deposits that we're seeing on some of the structure. That's ito yung oil. Ulit, i-repeat natin. Ito yung oil. Tagal niya bago umakyat. So, ang ibig sabihin, itong portion na to, mabagal ang pagtaas. Then, the next video. Ito naman. Ito yung pinakita kahapon, hindi ito oil. This is ropes. Ito ay rope. So, hindi sa oil. Ang oil ay yan, yung maniyan nandiyan sa gilid, nandiyan sa gilid. If you look at this, traces na lang ito ng oil. Wala siyang actually lumalabas ng malakas. These are markings lang na may oil. Ito yan. Ito, rope ito, ha? Akala ng marami, ito ay bumubulwak na oil. Hindi po, it's rope. Yan, ito ang traces of oil. Yan, traces of oil yan. Yan yung dalawang mahina ang paglabas. We hope that to be able to provide the media other videos na yun namang malakas. Hindi kasi, ang thinking ko kasi kanina, agreement namin nung simula, they will give the presentation at us. That's our agreement before lunch. After lunch, nung tumawag sila sa kanilang principal, biglang nagbago na. Bahala na daw kami, binigyan na daw sa amin, bahala na kami. Sabi ko, sana nakuna na namin ang buo. Kasi ang agreement namin, buo nilang ibibigay kanina. But don't worry, we will make sure we'll be able to get all those videos. Kahit pa silang may-ari ng video, it is in our soil. They don't have the right and the exclusivity of those. This happened in our lands. This is our problem. We deserve to know all of this. We deserve to get every single detail of all of this. Paki-open na ng lights.
Now we will open the floor to questions to all. Anyone who wish to ask a question? Anybody? Sige po. Any question? Your question is as good as mine. As ours. Yun din ang tinanong namin kanina. May isa lang portion ako narinig na may timeline eh. May isa lang, isang portion. Yung posibleng pagdating ng bugs. Yun lang ang may maliwanag na more or less. In 1 to 2 weeks time daw kaya yun. And yung process po ng bugs? That will depend on the matching of technology. Doon sa ROV present at doon sa bags at saka doon sa equipment. So ito din yung ROV na nandito yung nagagawa? Hopefully kung magmamatch siya na yun, while there are other options, may mga ROVs natin at yun nga, the US Navy is planning to send here yung equipment din nila. Kanina, after this, I'm going to meet with the French experts also na nag-volunteer to help us. Dala ito ng mga kaibigan natin, so I'm going to meet them this afternoon or tomorrow. Nandito na sila actually. So, ma-clarify, anong klase yung mga butas? Gas-gas po ba yun? O hindi butas